Yeah, good day sa inyo mga pare ko. For today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ko nag-build ng motovlogging helmet using HJZ RPA11. Okay, first, mga pare, ang kailangan nyo ay chin mount. So, ang chin mount na to ay nabili natin sa Pasig. This is a Hank chin mount na design lang para sa ARPA 11 na helmet. Alright, so first, dito muna tayo sa chin mount. No? So, bago nyo idikit tong chin mount na to, make sure lang na malilinis nyo tong side na to na pagdidikitan ng inyong mga chin mounts. So pag bumili kayo na ito, may kasama na siyang wet and dry na cloth. So yun yung gagamitin yung pampunas dito para matanggal yung mga oil, yung mga pawis-pawis. Yun. So after nun, pagka okay na na punasan mo na, pag tinanggal nyo itong 3M na nandito sa chin mount natin, bago nyo idikit, painitan nyo muna, gamit kayo ng lighter or sakalan, pwede doon, basta mainitan nyo double-sided tape para mas maging makapit siya. So ayun mga pawe, ayun na yung technique doon para mas kumapit yung ating chin mount may double-sided tape. Yung sa memory.ph, sinuggest niya sa akin na payidan natin siya ng clear epoxy para mas tumibay itong chin mount na gagamitin natin para sa ating helmet. Kaso hindi ko siya nagawa kasi kinamad. Okay lang naman. Kasi matibay naman talaga siya. So ayun mga pare, yun lang. So una, punasan nyo muna. Tapos second, papainitan nyo yung double-sided tape na 3M. Tapos yun, make sure lang bago nyo idikit is pantay yung pagkakalagay nyo ng chin mount. Para swak na swak, saka swabe, di ba? So ayun mga pare. So, next na. Punta tayo sa microphone. Ito, medyo matrabaho lang ng konti sa microphone. Kasi, kailangan mo pa baklasin. Kailangan mo pa baklasin tong mga foams na nandito sa helmet. Para dito nyo papaikutin. Diba? Yung sa microphone. Kasi, hindi naman maikli yun, mga bahay. Tapos, yun. Kung mayaman kayo, gamit kayo ng 3M din na tape. Tapos, i-tape nyo yung mga wires dito sa loob. So, ayun mga pawe, papaikot-ikutin nyo lang, gaya ng sabi ko. Tapos, make sure lang na yung wires, hindi sakto, hindi lagpas. Ganyan. Tapos, make sure lang yung microphone dito, nakalabas na. Pakita ako sa inyo yung microphone. Yun, so mga pawe, ito yung microphone nyo. So make sure lang na sakto lang yung nakalabas na ito, basta sakto lang to. Make sure nyo lang na sakto lang para hindi siya nakalawit. Basta maganda kung naiipit siya ng foam natin, no? Hindi yung sobra-sobra yung nakalabas. Yan lang mga pawe. Tapos yun, paikot-ikot lang dito yan. Yun lang maglalaro yan. Ay, hindi pala paikot-ikot, isang ikot lang. Mas maganda kung isang ikot lang. So yun, isang ganun lang. Paikotin nyo lang. Tapos pag dumating na kayo sa part na to, dito sa part na to, mahirap kasi. Hindi makikita. Ayan. So yun, makikita nyo yung kulay pula na yun.
Yung kulay pula. Ayun yung PM. Tapos ayun yung wear. So, tips ko lang sa inyo para hindi siya dadaan dito for wires. So, para hindi siya dadaan dito, ang trick na ginawa ko ay etong chin curtain. Nagbutas lang tayo dito. Ipapakita ko sa inyo. Nagbutas tayo dito. Yan. Ito mga power. Nagbutas tayo. So, pag magbubutas kayo, pwede kayong gumamit ng pwedeng Phillips na tornilyo. Tapos, kuha din kayo ng plugs para maging holder na. So, yun. Kinainitan ko lang yung Phillips na tornilyo. Tapos, yun. Nagbutas na siya ng pusa. So, make sure lang na hindi tatamaan yung pinaka-leather. Saka yung tahi dito sa may pinaka-plastic, no? Para hindi masira yung tahi dito sa leather ng chin curtains. Kasi sayang naman, sobrang ganda na ito. Yun lang mga pawe. Yun lang yung technique na ginamit ko dito. Yun, para mas maganda siya tignan, diba? Yun, mas malinis siya tignan. Kasi nandito yung sa gitna dumaan yung wire, diba? So, eto na siya mga pawe. Eto na yung final output ng ginawa natin. So, once again, ito yung microphone dito ko pinadaan. Audio jack, dito ko pinadaan sa gitna. Nagbutas lang tayo. Tapos yan, ito na siya. Yan. Maganda tong chin mount ng R511. Na-try na natin sa GoPro natin. So, hindi ko mapakita sa inyo kasi yung GoPro gamit natin sa pag-record. Kaya, hindi natin mapakita. Pero, sobrang ganda na ito. Sobrang sulit. Saka, huwag nyo muna gagamitin pala mga power. Mga 24 hours bago nyo gamitin. Para, mas ito ayun nga mga pawe, sana nakakuha kayo ng techniques kung paano mag-set up ng moto vlogging helmet using Hank chin mount, Boya LM20 na microphone dito sa ating HGC na R511. So ayun mga pawe, salamat sa inyo, salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa channel ko, make sure na hit mo yung subscribe and the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload pa namin na videos, no? So, ayan mga pawe, stay safe. Lagi na tayo magdasal. Sana mawala na tong pandemic na to para lahat tayo happy, makakalabas na lahat. So, ayan mga pawe, salamat sa inyo. Pawe Moto, peace out.